Narito na ang mga balita sa oras na ito. Kulyamat, idiniklarang persona non grata ng indigenous cultural communities, hindi na welcome sa kanilang ancestral domain. PNP Chief Guillermo Ilazar inutusan ang mga chief of police na i-update ang kanilang list of priority target dahil mas lalo pang paigtingin ang kampanya laban sa illegal na druga. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon upang maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Isang grupo ng indigenous cultural communities, indigenous peoples, na mula sa Surigao del Sur ang nag-issue ng isang unified resolution na nanawagan sa pagpapatalsik ni Bayan Muna Partyless Representative Eufemia Kulyamat. Ang Provincial Tribal Council na kinabibilangan ng Manubo, Mandaya at Mamanua ay nag-anunsyo ngayong araw, September 13, ng September 2 resolution na inisyo sa Surigao del Sur ay nagkundina ni Kulyamat at diniklara siyang persona non grata sa kanilang ancestral domains. Ayon kay Dato Rick Comaca, ang Municipal Indigenous Peoples Mandatory Representative ng Lungsod ng San Miguel at dating Municipal Tribal Chief na 126 na mga IP tribes sa buong bansa ang sumusuporta sa resolusyon. Sinabi ni Maka na si Kulyamat ay hindi na welcome sa kanilang ancestral domain dahil siya ay banta sa kinabukasan ng kanilang mga kabataan. Dagdag pa niya, ang mga tribal leaders at kanilang mga miyembro ay pinapatay. Ngunit si Kulyamat ay gusto na ang hustisya ay para lamang sa mga sumusuporta sa New People's Army. Ang resolusyon ay nagsabi na ang mga ICC at mga IP sa Caraga Region ay nagdurusa mula sa dekadikadang manipulasyon, misrepresentation at mga karahasan na ginawa ng mga makakaliwang grupo, mga teroristang grupo at kanilang mga supporters. Sinabi sa resolusyon na ang mga komunistang grupo ay kinontrol ang mga tribo at ginamit ang kanilang ancestral domains, gayon din ang kanilang mga resources sa pamamagitan ng pagkukunwari na sila ay tumutulong at nagpromote ng mga development sa mga lugar ng indigenous peoples. Si Kulyamat, ang representative ng Bayan Muna, ay hindi nagrepresenta sa ICC at IP sa Caraga Region. Ang kanyang mga gawain sa Kongreso ay hindi nagpapakita ng aspiration sa mga ICC-IP. Ayon sa resolusyon, si Kulyamat ay hindi lamang ginagamit ang kanyang posisyon upang isulong ang kanyang interes, kundi ang interes din ng CPP-NPA. Sinabi ng Provincial Tribal Council na ang Kongreso ay hindi dapat kilalanin si Kulyamat bilang representative ng ICC-IP ng Caraga at dapat i-disqualify siya. Diniklara din ng resolusyon ang full support sa likod ni National Commission on Indigenous Peoples Chair Secretary Alin Capuyan at Regional Director at Lawyer Marion Busantog na nagbigay ng kanilang totoong pagsisikap para ipromote ang karapatan at kapakanan ng ICC-IP. Kinilala ng Amerika, European Union, United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand at Pilipinas ang CPP-NPA bilang isang teroristang grupo. Samantala, sa ibang balita, nag-utos si Philippine National Police Chief General Guillermo Ilazar sa mga chief of police na i-update ang kanyang list of priority target. Kasali na ang mga police na nasangkot sa illegal na droga. Sinabi ni Ilazar na hindi nagpapahinga ang mga sindikato ng droga kahit sa panahon ng pandemya. Kaya hinihikayat din niya ang mga stakeholders at community partners na tulungan ang kapulisan sa laban kontra droga. Siniguro ni Ilazar na ang renewed campaign laban sa illegal na droga, kasali na ang paghahabol sa mga pulis na nasangkot sa pagbibinta ng mga illegal na droga, ay mas lalo pang paigtingin. Noong nakaraang linggo, isang pulis na naka-assign sa Tarlac City na tinuturong protector at financier ng mga drug forcers sa probinsya ang nahuli sa isang bypass operation. Nanumpa si Ilazar na i-dismiss niya sa serbisyo ang nasabing pulis dahil hindi nila tinotolerate ang mga pang-abuso at mga maling gawain sa kanilang hanay gaya ng nagawa na nila sa loob ng 5 taon kung saan daang-daang mga pulis na ang na-dismiss sa serbisyo dahil sa pagkasangkot sa illegal na droga.
Matapos ang sunod-sunod na pag-aresto ng mga drug suspect sa sunod-sunod na mga operasyon, nakipagtulungan ang pulisya sa PIDEA para sa pagsira sa mga nakumpiska ang mga droga. Nasa tinatayang 809 kilo ng shibo na nagkakahalaga ng 5.5 billion pesos ang nakumpiska noong nakaraang linggo sa magkahiwalay na operasyon sa mga probinsya ng Zambales, Bataan at Cavite. Ito ang pinakamalaking drug haul na nakumpiska nila sa taong ito, kaya ito ang dahilan na mas lalo pang pinalakas ang kampanya sa community level na ang distributors at mga sellers ang pangunahing mga target.